kain kami sa Starbucks, Chef, Pizza, and then hinihintay namin sila iyo. Hi! Nasaan si Jen? Nasaan si Jen? Kain kami sa Starbucks, guys. Pabiyahin na kami ngayon, guys. Papuntang Baler, Aurora! Ma'am! Hi, Gotch! Si Baby Looney! O, si Gayo! Sundan mo na lang kami. O, sige. As you can see, guys, hindi na kami nakapag-dine nung panahon na yan. Nung nag-order na sila uwi, naubos na daw yung crop nila. Kaya, umalis na rin kami. Pero duman ulit kami sa Starbucks Petron, sa NLEX, para mag-take out sana ng crop. Kaso nga lang, close pa yung store. Kaya dumiretso na kami bumiyahe papuntang Aurora province. The sun was about to rise when we were about to enter the province of Aurora. And sobra talaga akong natuwa sa mga tanawin na nagbigay ligaya sa aking mga mata. Hi guys, good morning! We are heading to Baler, Aurora. Hindi kasi kami mahilig mag-coffee, kaya pag kami ay nag-Starbucks, prop lang talaga yung madalas namin in-order. Kararating lang namin dito sa Balete Eco Park, kung saan matatagpuan yung 600-year-old Balete Tree dito sa Maria Aurora, Aurora Province. So ngayon guys, papasok kami sa loob ng puno na yan at ipapakita ko sa inyo mamaya kung anong isura sa loob. Itong 600 years old na balete tree na tinatawag na millennium tree ay matatagpuan ito sa Barangay Quirino, Maria Aurora, Aurora Province. Hindi talaga ako makapaniwala na napakalaki ng puno na ito, that it would take 60 adult individuals holding hands together to fully encircle its trunks. Its massiveness becomes evident as me and my husband started walking towards it. Balete trees wrap themselves like parasites on the trunks and branches of a host tree. At ito yung napaka-excellent example of what happens over time. The original tree in the middle is now gone at nag-iwan ito ng hollow inside the balete. Ang isang daanan between its twisted roots allows visitors to even access this hollow, and it fitted more than 6 people easily inside. It was dark, cold, and humid at the core of the balete, and only malilit lang na mga lights ang pumapasok through its roots, illuminating its pretty interior. Ang lugar ay parehas ng sacred and mystical. And I have read the blog post about some UP professors sensing elementals and imbalance living on that tree. Siguro meron talagang mga elemento na nakatira dito sa malaking puno na ito. At sinasabi nila na ang punong ito ay pinakamatandang uri ng puno sa buong Asia. And hopefully, it would last a few hundred more years pa with the help of both the locals and its visitors. Grabe, sobrang lamig sa loob. Parang naka-aircon ng 22.
How I wish the time would stop during the time dahil gustong-gusto ko talagang pagmasdan yung branches and trunks ng balete tree na yan. At kung sila ay tao lang, yayakapin ko sila ng napakahigpit at sasabihan ko sila ng mahal na mahal ko sila. We wanted to stay longer pa during that time. Kaso nga lang, we didn't have time na kasi. Nung kami ay paalis na sa lugar na yan, kumuha muna ako ng mga video clip na masasabi kong mapapahalagahan ko itong mga ito sa darating pa na mga panahon. Napaka-thankful ko dahil sa century na ito ay napuntahan namin yung pinakamatandang puno sa Asia. Para sa akin, ang puno ng balete na yan ay hindi lang siya basta puno, kundi isang puno na dapat at kailangan na pahalagan sa panahon natin at sa mga darating pa na panahon. On the way na kami sa aming unang destinasyon, sa Cocoa Plantation, kung saan doon kami mag-i-stay overnight. See you there! Lazy summer lay a light and muna kami dahil ang oras ngayon ay alas 12 na ng tanghali. Pero mag-check-in pa lang kasi kami sa Cocoa Plantation ng 1 p.m. Kaya tambay muna kami dito sa beach. Bibilune! Goat! Goat! Meh! Uling, say hi! Ano si Kiki Argentine? 8 years. Ah, okay. 8 kilometers. Ano yung mga long gone. Mahabang baril yun. Mahabang baril. Ang daanan na ito ay isa sa favorite part ko, papuntang Dipakolo, Aurora. And hopefully, sa darating na panahon, kung ito ay sasapit, loobin ay makadaan ulit kami dito sa daanan na to and makapag-road trip papuntang Quirino Province. Dahil ang sabi ng asawa ko ay meron din daw daanan dito papuntang Quirino Province and kabundukan yung mga madadaanan mo. Ito yung daanan, guys.
patungo sa Coca Plantation Resort sa Dipakalaw, Aurora. Exactly, dumating kami ng alauna ng hapon. Namali kami ng pasok. Dapat sa kabila kami pumasok dahil dun yung entrance ng Coco Plantation Resort. Napakainit sa Dipakalo, Aurora nung panahon na yan. That was December 31 ng alauna ng hapon. Napakagandang paglasa ng karagatan. At sobrang na-relax talaga yung tatlong baby namin. Pagdating namin sa lugar na yan, wala akong ginawa kundi pagmasdan yung napakagandang karagatan at yung napakatahimik na alon nito. Hi guys! Anyway, kararating lang namin dito sa Coco Plantation, dito sa unang destination namin, kung saan matutulog kami overnight dito. Dito sa Baler, Aurora. And ang weather ngayon dito ay napakainit na ang panahon. Kaya napakasarap uminom ng malamig na buko or tubig. So ngayon guys, nag-park sila Happy doon tsaka si Iyo. Kaya pupuntahan namin sila doon ngayon at magbababa kami ng mga gamit. So see you again later! Pagdating namin sa resort na yan, kami ay nagbaba na ng mga gamit. At pagkatapos naming magbaba ng mga gamit, kami ay namahinga sandali dahil napakaganda ng place na yan. Sobrang nakaka-relax dahil napakadaming puno ng niyog at higit sa lahat ay napakaganda ng karagatan. Itutur ko kayo guys sa aming cottage. Nung kami ay nasa Aurora Province noong New Year, at dyan namin sinalubong yung bagong taon kasama ko yung aking mga kapatid at si Habi. So pagpasok mo dyan sa cottage na yan, ang makikita mo ay yung dalawang bed na both queen size. And dyan kami natulog ni Habi, at sa isang bed naman ay si Jel tsaka si Che. At meron silang tatlong single foam, at dyan naman natulog si Uway, si Iya tsaka si Oscar. Napakasarap mag-relax sa cottage na yan dahil air condition. So dyan naman yung view pag ikaw ay nasa loob ng cottage. Ang mga upuan at lamesa sa cottage na yan ay antique na nagdagdag ganda sa cottage. At yung cottage na yan guys ay para siyang nipa hut style. Para sa akin, yung mga old wood na nire-recycle para makabuo ng upuan at lamesa ay napaka-unique. Nasabi kong unique dahil ang mga old wood kasi ay may mga kanya-kanyang kwento dahil sa sobrang tagal na at tanda na nila. Itutur ko naman guys sa bathroom area. Pagpasok mo dyan, ang bubungad na kagad sa'yo ay isang napakalinis na lababo. At meron na din silang fire extinguisher. At pagpasok mo naman sa part na yan, yan na yung bathroom area. At meron na din silang hot shower na masasabi kong importante dahil napakahirap maligo pag hindi mainit ang tubig, lalo na pag malamig ang panahon. At yung panahon kasi na yan ay Disyembre, kaya sobrang lamig. Kaya nakatulong talaga yung hot shower nila. At meron na din siyang sariling toilet. Bago kami mag-prepare ng pagkain nung mga panahon na yan, kami ay kumuha muna ng napakadaming larawan. At sa pamamagitan kasi ng mga larawan na nakuhanan mo habang lumilipas ang panahon ay nagiging isang magandang alaala. Alaala na hindi mawawala sa
puso at isip mo, lalo-lalo na pag babalikan mo yung mga larawan na nakuhanan mo. Napakasarap kasing i-treasure yung mga bagay na naluluma. Lalo na kung ito ay iniingatan mo pa din habang lumilipas ang mga panahon. Pagkatapos naming mag-picture taking at pagmasdan yung ganda ng karagatan, kami ni Hubby ay pumasok muna sa loob upang mag-nap. Habang si Jel at si Oscar ay nag-prepare ng merienda. Sa susunod na vlog ko, samahan niyo ulit kami guys. At ibabahagi ko naman sa inyo kung paano namin sinalubong yung bagong taon sa probinsya ng Aurora. Kita-kits ulit tayo guys sa susunod na vlog ko at maraming salamat po sa mga viewers na patuloy na nanonood ng aking vlog. Sending you all my love! Ganyan, Daddy. Ako, mali apang vlog yan. Hi, guys! Anyway, karating lang namin dito sa Coco Plantation, dito sa Baler, Aurora. Nadaubing na. And, ay, nako, nagsablay. Thank you for watching. See you Sunday. Takes stuff from the reed.